Tumunog na ang alarm ni Sunakawa dahil iyon na ang araw ng operasyon ng kanyang ama at ang kaarawan din ni Yamato. Sa baba ng gusaling tinitirahan nila ay tinanong ni Teiko si Sunakawa kung anong oras magsisimula ang operasyon. Sumagot ito na alas 2 ng hapon at sabay alis matapos ding sabihin na ibati na lang siya kay Yamato. Walang ibang nasabi si Teiko kundi ang pag-alok ng fist bump kay Sunakawa. Nang makarating sa tagpuan ay natigilan siya nang makita ang napaka-cute na si Yamato. Pinati niya ito ng happy birthday pero sa isip na lang niya nabigkas na mahal niya ito at naalalang tingnan ang listahang ginawa ni Sunakawa. Habang naglalakad papunta sa lugar ay sinabi ni Teiko na si Sunakawa ang gumawa ng plano nila sa araw na iyon pero hindi pa rin maalis kay Teiko ang pag-iisip sa kaibigan. Nang makarating sa bowling center ay bakas sa mukha ni Yamato ang kasiyahan at hangang-hanga ito sa galing ni Teiko maglaro ng bowling. Nang susubukan ng maglaro ni Yamato ay hindi naman ito mabuhat ang bola sa sobrang bigat pero halos manliit ang mga iyon sa mga kamay ni Teiko at malaro pa ng sabay-sabay kaya humanga sa kanya ang mga tao doon. Maya-maya pa habang umiinom ay niyaya siya ni Yamato na mag-selfie na ikinakilig naman nito. Masaya si Teiko na nakikita niyang masaya ang girlfriend niya. Pagkatapos maglaro ay pumunta na sila sa sunod na lugar na inilista ni Sunakawa, ang bagel store. Natuwa si Yamato dahil mahilig din itong mag-bake ng mga cake at mahilig din ito kumain ng matatamis. Habang kumakain ay nabanggit ni Yamato si Sunakawa kaya naalala muli ni Teiko ang sitwasyon ng kaibigan. Nagpasalamat si Yamato na nakilala niya si Teiko at sinabing ang swerte niya nang biglang kantahan siya ng mga crew ng shop at ibinigay ang cake. Bago hipan ang kandila ay humiling muna siya na sana ay palagi niya nang makasama si Teiko tuwing kaarawan niya, bagay na hiling din pala ni Teiko para sa kanya. Nang matapos kumain ay nagulat si Teiko sa hiling ni Yamato na maghawak kamay sila habang naglalakad. At dahil nabanggit ni Teiko na ideya ni Sunakawa na pakantahan si Yamato sa mga crew ay naitanong nito kung anong ginagawa ni Sunakawa sa ngayon. Saktong alas 2 iyon at natigilan si Teiko at bumitaw ang kamay kay Yamato. Ibinigay niya ang listahan ng mga pupuntahan nila na ginawa ni Sunakawa at sinabing ituloy puntahan ni Yamato ang mga iyon kasama ang kaibigan dahil kailangan niyang puntahan si Sunakawa dahil operasyon ng ama nito. Hindi niya matiis ang kaibigan kahit sinabihan siya nito na ayos lang kahit hindi siya makapunta. Inakala ni Teiko na magagalit si Yamato pero itinuro pa nito ang daan papunta sa ospital at sinabing siya na lang ang pupunta sa mga lugar na hindi pa nila napuntahan. Pinagmadali siya ni Yamato na puntahan si Sunakawa nang sa gayon ay maibsan ang lungkot nito. Bago umalis ay ibinigay na ni Teiko ang regalo niya at nagpasalamat dahil naintindihan siya nito. Nang makarating sa ospital ay agad niyang itinanong kung saan ang operating room. Nang makita siya ni Sunakawa ay sinabi nito na tama nga ang hinala niya na pupunta doon si Teiko. Mag-isa lang doon si Sunakawa dahil may trabaho ang tito nito na kasama sana doon kaya bilang kaibigan ay gusto niyang manatili sa tabi ni Sunakawa. Ikinwento ni Sunakawa na noong una ay natakot ang kanilang ama nang isisi lang na silang dalawa ni Ai. Pero nang malaman na maayos naman sila ay naiyak ito sa tuwa at ni minsan ay hindi nila iyon nakitang nagalit. Iyon na ang pangalawang operasyon ng kanyang ama at hindi niya nakikitang magiging maganda ang resulta dahil nang mahimatay ito ay kitang-kita niya ang itsura ng kanyang ama nang mauwian niya itong walang malay at mag-isa sa kanilang bahay. Sinisi ni Sunakawa ang sarili dahil dumaan pa siya sa tindahan bago umuwi ng araw na iyon, kung nakauwi lang sana siya ng mas maaga ay hindi aabot sa ganon. Sinabi ni Teiko na huwag siyang mag-isip ng ganon. Maya-maya pa ay nilapitan na sila ng doktor pero hindi nila maintindihan ang sinasabi nito kaya sinabi ni Teiko na yung resulta na lang kung nakasurvive ba o hindi. Naibsan ang lungkot ni Sunakawa nang malamang nakasurvive ang ama niya at natawa na lang sa doktor na nasuka na sa pagkalog ni Teiko. Nang biglang dumating ang kanilang ina at si Ai na umiiyak pero nagawa pang magpa-cute habang pinasasalamatan si Teiko. Pinauwi na sila ni Ai at sinabing sila ng mag-ina ang bahala doon. Halos matumba na ang doktor dahil sa pagkalog muli dito ng mag-ina. Nang pauwi na sila ay nakita nila sa ospital si Yamato at natuwa ito nang mabalitaan na ligtas na ang ama ni Sunakawa. Sinabi nito kay Teiko na nagpunta naman siya sa planetarium pero hindi pa rin niya maiwasan ang mag-alala. Masaya si Yamato na nag-abala sila sa schedule na ginawa at na-appreciate niya iyon at para sa kanya ay iyon na ang pinakamasayang kaarawan niya. Naiyak sa tuwa ang dalawa nang biglang mag-react si Sunakawa kaya tinanong siya ni Teiko kung gusto niyang magkaroon na rin ng girlfriend at sinabi ni Yamato na may ipapakilala ito na kamag-aral niya. Pero tinanggihan yun ni Sunakawa. Piniro siya ni Yamato na baka babaeng tulad ni Teiko ang gusto niya kaya sinabi nito na ihahanap siya ng girl version ni Teiko, pinatigil na sila ni Sunakawa at hindi na nito kinakaya ang mga sinasabi nila.
Maya-maya pa ay nauna nang umuwi si Yamato at niyaya naman ni Teiko si Sunakawa sa kanilang tambayan at doon ay inalala ang kanilang kabataan tuwing magkasama sila doon. Summer na sa Japan kaya naman pumasyal sina Teiko at Yamato sa bundok para mag-picnic bilang pagbawi na rin sa naputol na selebrasyon ng kaarawan nito. Habang masayang naglalakad ay napansin ni Teiko na mabigat ang bag na dala nito kaya sinabi niyang siya na ang magdadala niyon dahil laman yun ang mga pagkaing dala ni Yamato. Habang umaakyat ay napansin niyang nahuhuli na pala si Yamato kaya sinabi niyang magpahinga muna sila kung napapagod na ito pero sinabi ni Yamato na ayos lang siya at mabagal lang talaga siya. Maya-maya pa ay narating na nila ang patag na bahagi ng bundok, naupo sila at dahil mabanas ay inalis ni Yamato ang kanyang jacket kung saan nakakabit ang pinaregalo ni Teiko, nang bigla yung madagit ng isang ibon na kaagad namang hinabol ni Yamato pero sumala ang paa niya sa bangin kaya agad siyang hinawakan ni Teiko pero nagdiretso sila pababa at nahulog. Mabuti na lang at ligtas sila pati ang kanilang pagkain pero hindi nila alam kung nasaan sila kaya sinubukang humingi ng tulong ni Yamato pero walang signal ang kanyang cellphone. Samantala, habang magkakasama ang mga kaibigan ni Yamato ay pinag-uusapan sila ng mga ito tungkol sa relasyon nila at ang pagpipiknik nila sa bundok. Sa bahay naman ni Teiko ay naitanong ng kanyang ama kung nasaan siya pero walang ideya ang kanyang ina kaya sinabi na lang na baka kasama siya ni Sunakawa. Pero si Sunakawa naman ay nasa bahay lang din at nagbabasa ng libro. Habang hinahanap ang daan palabas ay humingi ng tawad si Yamato at sinisi ang sarili pero sinabi ni Teiko na ayos lang naman yun. Inakyat ni Teiko ang puno upang makita ang paligid mula sa itaas. Nang makababa ay sinabi niya makakauwi na sila dahil naririnig niya ang mga tunog ng sasakyan pero masyadong malayo iyon kaya aabutin sila ng kinabukasan para makarating sa lungsod. Napansin niya ang takot kay Yamato kaya sinabi niyang huwag itong mag-alala. Nang maglilakad na sila ay humawak si Yamato sa damit ni Teiko nang biglang tumunog ang tiyan nito dahil sa gutom kaya naisip nilang kumain muna. Itinira nila ang kalahati ng pagkain para mamayang gabi at nagpatuloy na sa paglalakad. Nang lumubog na ang araw ay nahirapan na silang makakita sa dilim kaya nagpasya silang magpalipas ng gabi doon. Ginawa niya ng mahihigaan si Yamato na hindi makapaniwalang magkasama sila sa buong magdamag. Habang pinoprotektahan mula sa mga lamok ay tiningnan ni Yamato ang cellphone pero wala pa rin iyong signal. Nakatanggap ng tawag ang isang kaibigan ni Yamato, nagulat ito na nanay pala ni Yamato iyon. Tinanong yun kung kasama ba nila si Yamato pero dahil nakikipag-date iyon ay pinagtakpan na lang nila si Yamato at sinabing magkakasama sila. Sa takot ay agad nilang tinawagan si Yamato upang ipaalam ang ginawa nilang palusot sa ina nito pero mas nagpanik ang mga ito nang hindi nila makontakt si Yamato. Dahil wala na silang choice ay mga kaibigan na lang ni Teiko ang tinawagan nila dahil wala silang numero ni Sunakawa pero nang malaman na hindi rin nito alam kung nasaan ang dalawa ay tinapos niya na ang tawag. Sa bahay ni Teiko ay napansin ng kanyang ama na hindi pa siya umuwi pero hindi nag-aalala ang kanyang ina dahil ayon dito ay uuwi rin naman siya. Katatapos lang kumain ni Teiko ng mga oras na iyon nang biglang may marinig na ingay ito. Isa iyong bear pero mabuti at naitaboy iyon ni Teiko. Halos mahimatay si Yamato sa takot pero niyakap niya ito at ipinangakong puprotektahan ang kasintahan. Nagliwanag ang kalangitan dahil sa buwan kaya inisip ni Teiko na mababawasan na ang takot ni Yamato. Niyaya niya na itong humiga dahil sa pagod sa paglalakad at sabay na pinagmasdan ang mga bituin sa langit. Sinabi ni Yamato na hindi na siya natatakot dahil nasa tabi niya si Teiko kaya kahit doon na sila manatili habang buhay at inimagine na namumuhay na nga sila doon kasama ang mga anak nila. Nang makitang nakatulog na si Teiko ay humingi ito ng tawad dahil sa nangyari sa kanila at sinabi kung gaano niya ito kamahal. Hinalikan niya ito sa pisngi pero nagulat siya sa lakas ng hilik nito at natulog na rin siya. Kinaumagahan, bigla ang nagising si Teiko at agad na kinumusta si Yamato pero natutulog pa ito. Nang magising din si Yamato ay napansin nito ang iba't ibang hayop na nakay Teiko. Naglakad na sila pauwi hanggang sa nakita na nila ang kalsada pero bago pa sila nakalabas ng gubat ay napuno na sila ng kagat ng mga lamok. Nang sakay na sila sa bus ay naisip ang tumawag ni Yamato sa kanila pero nabasa niya ang mga text ni Nanako na nagsasabing pinagtakpan na siya nito sa kanyang ina kaya kailangan niyang magpaliwanag kung anong nangyari. Bago umuwi ay sinabi ni Yamato na pupuntahan niya muna si Nanako. Nagising si Nanako dahil tumatawag si Kurihara nang biglang dumating si Yamato at kaagad nilang tinanong kung anong nangyari. Nagsigawan ang mga kaibigan ni Yamato dahil sa kilig sa kanilang dalawa ni Teiko habang ikinekwento niya ang nangyari, ang pagkaligaw nila sa kagubatan at ang pagligtas sa kanya ni Teiko sa oso. Nang makauwi naman si Teiko sa kanila ay doon palang nalaman ng kanyang ina na galing sila sa kagubatan.
Nang biglang makatanggap siya ng mensahe galing kay Yamato, binati siya nito dahil nakauwi sila ng ligtas at pinasalamatan din. Nagtungo naman siya kina Sunakawa para lang magpaturo kung paano gumamit ng emoticon nang sa gayon ay mas maging damang-daman ni Yamato ang mga text niya. Pero dahil sa pare-parehong itsura ni Teiko sa iba't ibang emosyon ay sinabi ni Sunakawa na hindi siguro makakatulong ang emoticon.